Hello guys, ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan sa ating mga new followers, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, for today's video ay magluluto po ako nitong paksiw na isda. At syempre, sasamahan natin yan dyan guys ng pork, lalo na yung medyo may taba-taba kasi pampasarap po yan dito sa ating lulutuin na paksiw na isda. So naglagay din ako ng konting toyo dyan guys. Parang kakaiba talaga yung lasa nito at napakasarap. At yan, nagmamantika na yung ating paksiw na isda dyan. Gawa nung ating pork na nila guys. So, tara na guys at samahan nyo na po ako magluto. And enjoy watching na rin po. So, kung bago pa lang po kayo sa aming page, ayan, huwag nyo po sanang kalimutan mag-follow para palagi po kayong updated sa aming mga bagong video na i-upload. So, ayan na nga guys, yung ating pork dyan, syempre masarap po yung medyo may taba-taba ng konti, ayan, pero para mas madami yung taba kesa sa laman. Pero okay lang yan dyan guys. So pagmamantikain lang natin yan dyan guys. So papabrown lang natin, sangkutsahin natin at nilagyan natin ng konting asin at paminta para may lasa na yung ating pork. So katulad po ng ganyan, ayan guys. So palalabasin lang natin yung mantika nitong ating pork. At ayan na nga, so nagbawas po ako dyan ng konting mantika kasi medyo maraming mantika yung lumabas dito sa ating pork. At pagkatapos nyan guys, ay ilalagay na natin dyan yung ating isda. Ayan yung ating yellowfin na isda is pigpa slice ko na guys ng ganito lang ang sizes para sakto lang duman sa ating mga pork. So medyo malaki po yung slice ng ating yellowfin kaya pigpa slice ko ng ganyan. So medyo mahal yung kilo ng yellowfin today, ayan. Kaya apat na yung isang buo, yung isang slice pig apat ko lang siya, guys. So ayan na nga. So after niyan, guys, ayan, pakalagay natin diyan ng ating mga isda. Maglalagay na tayo diyan ng ating mga bawang. Syempre maraming bawang po at syempre sibuyas. So hindi na po ako naglagay diyan ng luya or ginger, pero nasa inyo po kung gusto niyo po maglagay ng ginger. Ako hindi na po naglagay. Basta dinamihan ko na lang po ng bawang at sibuyas. Siyempre maglalagay din tayo dyan ng paminta. Maglalagay din tayo ng asin. Ayan. Siyempre hindi mawawala yung suka. Yan ang ating pangpaasim dyan. So na nga, naku, ang bango-bango na nito guys. Ito palang nagugutom na ako. Kaya lang siyempre hilaw pa yung isda char. So yan na nga. At after nyan guys, ilagay na natin yung asin, ayan yung ating salt. Ayan, nako. Masarap na naman ang kain nito ng aming ano, syempre Saturday ngayon. Mamaya may work si Ma'am Shi kaya ito na yung aming ulam para sa aming lunch and hanggang dinner na rin. So kung may matira diyan guys, pwede ko yan gataan. So ayan, at naglagay na ako ng suka. Ayan. At syempre maglalagay din tayo ng konting sugar para balance yung lasa ng ating paksiw na isda. At naglagay rin ako ng tubig. Ayan. So lalagay na rin natin dyan yung ating sili, 3 piraso. At takpan lang natin yan dyan guys. At pakuluan na natin. So iyan na guys. Kumukulo na after ilang minuto. At naglagay ako ng 1 kutsarang toyo. Ayan. Pwede nyo naman po hindi lagyan. Pero sa akin nilagyan ko po. Pero try nyo to guys. Nako. Hindi kayo magsisisi at napakasarap ng ganitong pakaluto. So ayan na nga, at papakatikatihin lang natin yung sabaw ng ating paksiw na isda. Ayan, ang bango-bango na nito guys. Nako, isang kaldero na naman siguro mauubos na kanin nito, char. Baka ako lang. So ayan na nga, at naglagay pa ako dyan ng 3 pirasong siling pula. Ayan, yung medyo maliit. Pero syempre hindi natin yan lutuin masyado kasi maanghang po yan. So si madali nang maluto yung isda, saka ko lang nilagay yung ating sili dyan. So ayan na nga, at luto na rin to guys. So tara na at samahan nyo na rin po kayo mag lunch. Thank you for watching. See our next video. Ciao!